Pinagpalang araw mga kapatid, isa na naman pong paninilay tungkol kay Jesus ang ating matutunghayan. Pinagpapatuloy po yung katanungan, sino ba itong ating pinaghahandaan na darating? Sabi natin kahapon, hindi siya ordinaryong propeta. Actually, he is the eternal begotten son of the Father. It talks always about the Father. At kahapon ipinasalamatan niya ang Ama sa kanyang kabutihan. Ngayon pinagpatuloy, sino itong Jesus na ito? Si Jesus na nagpapagaling. Si Jesus na nagbibigay ng paningin sa mga bulag. Si Jesus na nagpaparami ng tinapay. The wonder miracle worker. Si Jesus na puno ng pag-ibig. A Messiah who is filled with compassion and mercy. Kaya naman sa pagkakataong ito, ipinakita niya ang kanyang habab sa mga tao. Sabagat tatlong araw nang sumusunod sa kanya, at alam niya, nagutom-nagutom na yung mga tao. Kaya pinagbalingan niya ang kanyang mga disipulo at sabi, ilang ang lugar nito, kailangan bigyan na sila ng makakain. Pero sabi ng disipulo, eh Lord, wala ho tayong ganyang karaming pagkain sa ilang na lugar nito. Kaya sabi ng Panginoon, ilang pagkain meron kayo dyan? Meron pong 7 tinapay at ilang maliliit na isda. Sinubukan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. At ano ang pinapakitang aral? God allows us to experience shortage so that we may reach out for Him. Yung bang bitin, yung bang wala kang magagawa, nang tanging kakapitan mo ay ang Panginoon. Kaya nga, kailangan ng Diyos kung anong meron tayo. From what we have, the miracle starts. Opo, may milagrong nagaganap, pero ang milagro po'y magaganap sa mga taong handang maniwala, handang magbigay, handang mag-contribute ng kanilang pwedeng ibigay. Sabagat paano nagsimula daw po yun? May isang bata daw po na nag-hiking at may dalang 7 tinapay at ibinigay ng bata. At maya-maya, nagbigay din yung iba. May nagbigay ng pandiunan, may nagbigay ng pandikoko, may nagbigay ng pandisal, may nagbigay ng pinagpong, may nagbigay ng apas, may nagbigay ng mamon, may nagbigay ng mamon tostado, may nagbigay ng iba't ibang klase ng tinapay. Dumami ng dumami, dumami ang tinapay, kaya nga ang himala ay naganap. Mga kapatid, one way of stating that miracle is the miracle of the heart. Sabagat ang sabi po ng isang biblical scholar, perhaps the real miracle is not the multiplicity of the bread, but the multiplicity of the generous heart. Dumami yung mga taong marunong magbigay, kaya dumami ng dumami ang tinapay, kaya may sumobra pang ilang bakulo. Kaya pag-uwi ng mga disipulo, nice na nila magtayo ng tinapayan o bake shop. Hindi po. Pero yun po ang masasabi natin, the miracle starts when we give. Yung wala, nakakameron. From nothing to something, from little to many, magaganap po. Sa kamay ni Jesus, ang wala, magkakameron. Sa kamay ni Jesus, may kagalingan. Sa kamay ni Jesus, may kaganapan at may kapupunan. Pangalawa po, paano po naganap ang himala? Kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpirapiraso, nagpasalamat, ibinahagi. Saan po nagaganap yan? Hindi po ba sa misa? Those are acts of the Eucharist. The mystery of thanking the Lord. The mystery of breaking. The mystery of sharing. At doon nga po makikita po natin that we are all gifts for one another. At kailangan din natin tayo mapiraso. Kailangan natin tayo mabahagi. At kapag tayo po ay napadugo na ang puso, kapag tayo po ay napiraso na, then that is the time for us to be given. Kapag na dumugo na ang puso, saka po tayo tunay na magiging regalo sa isa't isa. Mga kapatid, sino ba si Jesus sa buhay natin? Para sa kanila, si Jesus ang nagparami ng tinapay, the wonder, miracle worker. Si Jesus na nagpapagaling, nagpapanauli ng paningin ng bulag, nagbibigay ng pandinig, at nagbibigay ng kalayaan at kapayapaan at panibagong buhay. Kapatid, para sa iyo, sino nga ba si Jesus? Anong bahagi ng buhay natin ang nais mong pagalingin ng Panginoon? At sana'y maniwala ka, every day of our life, meron pong himala. Kung tayo'y matuto, magbigay, magbahagi, maghandog ng ating sarili. Amen.